girl ng Blacklist yung early to mid game. And I think another aspect to this, especially now that we're entering the game 2 draft night, kung mabigay man muli ang Faramis, I do remember Yue loves playing that Valentina as well. Open a massive first pick, by the way. Ay, oo nga. Ibang kalkal yun, boy. Oo. Kumbaga, kalkal ni Roger yung kanina. Pagka, ano, paano kayo kung magkasama sa team si Masha at saka si Roger? Okay, pinarotas pa rin yung Fred rin. Now, Blacklist International, you have to make a choice. Kukunin mo ba yung Masha or will you let it go? Kasi baka kunin yung Roger plus Masha. Valentina. I think they're... Okay, na-open yung Matilda. I think they're preparing for the Faramis pick din na pwede lumabas sa AP brand at pwede prioritize the Valentina pick. Especially for you, by the way. Valentina specialist yan. But it doesn't stop the looming presence na pwedeng mag-Masha dito. Si Ogwin. The Valentina. Finally in the hands of Yue. Pero ang surprise talaga dito ay na-open si Matilda. Oo, sa sobrang sari na tayo na nababansya, hindi na natin napansin na na-open. Kakasabi mo lang kanina, no? Never ma-open. Sabi ng AP friend, i-open namin. Ayaw namin sa'yo. Gugi na nung bigla, no? But by the way, hindi totoo yun na mabait ang ating mga players. Baka mamaya issuehin na naman ako eh. Alam nyo naman, may mga ganyan. Pero last two picks here for the side of AP Brent. Masha, Roger, Angela. I think it's the mga prayo. Wala. Different pattern, pero still holding all that sisipik na kinuha din nila kanina. Parang, game number one. Parang ang sinasabi dito ng AP Brent, no? Ninyo, sige mag-export ka. Sige mag-glue ka. Parang, pinipilit nila yung explain matchups from Edward. And this is very familiar to what they did against Blacklist International nung playoffs, nung MPL Season 12. Parang nagpipick ng heroes yung AP brand such that ma-force out nila itong specific heroes nato from Edward. And in that specific series, paulit-ulit nilang pinalabas yung Terisla. Dito, pinipilit nilang lumabas yung mga good laners versus the CC. But essentially, hindi naman sa walang impact si Edward, pero yung hero mismo, parang hindi ginawa para labanan yung early game ng AP Brent. And when we look at the CC, no, isa ito sa mga highest pick ng dalawang kupunan. Mahilig talaga mag-CC ang parehas dito, but looks like the Guinevere will be the pick here. And I would like to believe that this will be a jungle Gwyn paired with this Matilda. It's been a while na nakita natin ang combo na to. Is it still potent as before? I mean, there's definitely a catch. Ang concern ko nandito is may mag-purify side ng AP Brent. But there's definitely that promise na may pang-in and out ka rito for Blacklist International. Ang concern lang kasi dito is if enough yung damage nila versus this Fredrin. Lalo pat hindi pa natin nakikita yung hero ni Ogwin, no? Kasi pwede pa rin naman mag-Angela. By the way, CC Angela is a very strong combo. And nakita na rin natin yan, nilaro ni ng AP Brent both on Roam and support. Actually, open yung combo nila, yung Ruby Angela Ruby. For AP Brent. Mahirap mag-Guinevere actually pag merong Ruby. Yung parang mag-a-attempt ka na tumalon. Kaso, don't run Wolfing. Kumbaga parang bukod na makapag-ulti ka, backpack ba yung umiilaw? Pero ang tagda na, bukod na maka-ulti ka, na agad-agad, bigla ka talagang ano, mahihila pa ng isang Ruby. And I think, historically speaking, si Ogwen ay naglalaro din ng Ruby Roam. Yeah, I think Ruby nga talaga yung lalabas dito considering na tinanggal nila yung export. It's already a good laner versus kindness. And kapag nag-Ruby sila dito, kawawa sila pag nag-export last pick. Itong Blacklist International. Now, binandin na nila yung Yuzong. I think they're trying to force out the Pakito and Benedetta once again from Edward. You might consider going Roger here for Blacklist International unless gusto talaga nila yung Harith. Pero tignan mo to, yung Flap TC CC stats, ang taas ng kill participation niya for this parang ito yung bagong king of 1v1 sabi nila yung CC sa loob ng lane, pero hindi pang 1v1 yung KP niya. Ang taas, 85.4. Tapos KDA din, 17.5. Nabubuhay ako para sa Clash. Kaya nga eh. And moving forward, that CC pick will still be in the hands of Flap TZ. Ano nga ba makikita natin mula sa Blacklist? Clint, Roger. Ay, ayun na. Ayun na yung Terisla. Uy, pero ano, yung combo, actually combo to ng Blacklist, yung Guinevere, Terisla, and Matilda na may mas, para madi-end yung penalty zone. Although, kailangan i-consider yung positioning. What if Edith Angela ang kuha dito na AP Brent? There is a chance.
And very exciting too, considering that they have a history of using that. The back siya is banned, kaya naman baka yun nga talaga ang lumabas. Although may ano pa rin naman, may faramis pa rin naman, pwede pa rin naman talaga gamitin. Kasi may penalty zone kasi, yun yung kailangan mo isipin eh. So parang maganda i-amplify mo yung existence ng CC with the Angela. Or pwede rin Rafa kung gusto nila ng ibang utility route. But what I'm saying here is, sobrang nakakatakot ang existence ng CC. Even though good lane matchup in Terizla. Oh, Lorraine, okay. There you go. Oh. And kinuha yung Paramis. Wow. Wow, this is looking like a Minana Evo's draft. Flavor of the day. Florin Paramis. Actually, mukhang favorite ni Daki. Mukhang pagdating natin sa RG mamayang gabi. At sa mga kinabukasang araw, Paramis at Florin ang bagong bangungot. Bagong meta. Ang mga RG boys. O mga, baka mamaya may duo. Ito yung hero na ano, no? Oo. Walang duo tapos support siya mid. Oo. No counter. No. Yung magkasama sa mid, ang trabaho lang nila magdamag, i-heal natin yung mga kaibigan natin. Oo. Yan ang mga masaya kapag 5-man. Pero mukhang magiging reply dito ay Ixia. Yeah. Na nakita din nating sinubukan ng TNC Pro Team against a very similar lineup. Let's see if it's going to work out for Blacklist International because this is their final chance to secure a point against AP Bren. And after that dominating game 1 mula sa AP Bren, makapag-recover kaya ang Blacklist dito? Anong basa nyo sa mga picks na nakikita natin? Definitely para sa na Blacklist, kailangan nilang maging mabilis because of the Matilda. As much as possible, dapat yung mga talong dito ni Sunsui ay tatama. Kasi yun yung edge nila, yun yung edge nila actually for their lineup. Yeah, malaki yung advantage actually ng Blacklist no, pagdating sa team fights. Even though may Netherrealm, yung AP Bren, I think malaking problema dito yung full barat tsaka penalty zone combo. Ayaw. Kailangan nila makahanap ng entry point dito for AP Bren to deal with the Ixia. Ang concern lang ng Blacklist actually is yung early game spike ng AP Bren. This is a very strong early game comp mula sa Beast. That's true. The moment that Brody hits level 4, ibang usapan na agad ang damage nun. And might I just add, itong kakaiba sa Blacklist ay meron silang Matilda ngayon na pwedeng kinukombo din sa isang Ixia. Oo, para mas ma-shoot yung kanyang full barrage. Kumbaga maipapark sa garage yung kanyang ultimate. But yan, nakita nyo yung naging efforts doon para lang magamit yung retribution. Ayan na, habang nakaabang kung makakaroon ng team fight, comment nyo na rin kung sino sa tingin nyo mananalo para dito sa ating laban. By the way, hashtag BLCK or hashtag APBR. Comment nyo na yan, guys, sa ating official live stream. Huwag nyong kakalimutang i-add ang inyong ID para naman may chance kayong manalo ng 500 diamonds for this match. But looking at the earlier parts of the game, no, mukhang tahimik naman ang simula ng laban na to at ayaw pang magbigayan ng matindi. Ito lang yung nakaka-badrip, no, kapag may Matilda ng kalaban, talagang guguluhin ka niya sa jungle mo 24/7. Napapatagal niya yung pag-take mo ng creeps dahil nga lumalaki yung HP ng mga jungle creeps. But hindi naman ganun kalaki problema for the Fredrin kasi Fredrin naman siya. Ayun! Oh, ayun! Abrasers Rath, tapos dash para dito kay LVD. First blood, AP Bren. Tapos ang masama flicker was burnt as well. So parang pwede pang mag-round 2 dyan. Oo, Delix dahil gold laner din ang nakuha dito ng AP Bren. Tapos pwede rin sila magkaroon ng play sa may top lane. Sobrang ganda ng call. May nag-call na nagka-crab si Oheb. Inaabot ni Kyle. And ang ganda rin kasi ng ikot ng nung Fredrin, nag-start siya ng orange, nag-purple, and then pababa siya kagad kasi yung gold rotation ang hinahabol niya. Ooh! Okay, may talong dito para kay Sensui, pero merong vengeance na sagot si Flam TZ. Ginamit yung penalty zone, tapos free hit dito si Kyle TZ, ang Bracer Slot, hindi aabot. So na dito na yung mga player, sakto naman ang sagot na Netherrealm dito ng AP Bren. Buhay pa! Oh, buhay pangarin, pero puputok, pero hindi mamamatay. Isa lamang, or wala pa lang, nawala sa laban na yun. Kaya ko lang na-realize na sobrang hirap i-determine nung HP ni Fredrin kapag na-ano, pag tinamaan ng Priscilla Teresa, parang hindi ka sure kung patay o hindi. Kasi yung silver, yung ano niya, crystallized energy niya, saka sure yung delay damage, nagpapatong. Oo, so hindi mo maintindi, parang ano ba, patay o hindi. And it's so hard for the side of Blacklist and AP Bren to actually find kills. May Paramis Florin sa kabila, tapos may Matilda naman dun sa isa. Oh, ano ba naman tong laro na to? Edward? Sino kaya unang makakapag-set up ng play para dito sa ating mga players? Mukhang nag-aabang dito ng tatalunan si Sensui, habang si Caldizi ang sino-zone out ay si Kim Poy. Ginamit na yung curtain call, pero penalty zone. Tapos si Sensui mapasok na rin. Netherrealm naman ang sagot dito na IMU para kay Uwen. Pero Caldizi pa rin ang makakakuha ng pagong. At hinahanap pa nga niya dito si Kim Poy. Si Edward na ata ang isusunod ni Flap. Pero ayan na nga! Kalma muna! Oo, kalma.
Paano yun, ano? Ano po ba mga pampakalma natin dyan? Ako kasi, pagka may mga ganitong tense ako, bigla na lang akong na... Meron kasi akong pangmasahin ang sarili kong likod sa likod sa bahay. Ayan, sila, boss, mga... Mga AP Brand fans, mukhang masaya sila dito at nandito rin naman ang mga agents. So, tapatan talaga ng bees and agents to. Pang mga gantong moments, intense yung laban. Oo. Nakanganga ka para mag-cheer sa team na gusto mo, tapos mapapasara bigla ng... Pag intense yung laban, kailangan na ready din kayo. Yung pag tinapatan kayo ng cellphone, may papakita kayo sa cellphone nyo. Kanya-kanyang flex o kanya-kanyang pang-iinis ng mga kaibigan. Shoot, ay pakita nyo na kung sino ang gusto niya i-flex dyan, guys. Marami nagpe-flex dito eh. And ang favorite ko nga, pag meron din tayo mga pa-smart game face of the day as well. Oo nga pala, mamaya mag-ready na kayo, guys. Mag-ready na kayo dyan. Sinong piniflex dito? Si Kyle ba yun? Si Kyle ba yun? Parang iba'y suot niya. Ito, pa-add daw po sa Facebook. Pa-add din daw sa Facebook. Oh. Hindi lang nakita yung pangalan. Ang bibigyan ko kayo ng technique, guys. Ha. Ito advice. Ha. Pag ano i-reflex niyo yung cellphone niyo, babaan niyo yung brightness. Yes, para hindi para lumaban. Para makita namin. Ayan na nga. Pero sa ngayon, no, ang ating stats in this game. 3 minutes 16 pa lamang. Medyo early game pa lang pala talaga. Tsaka ang kill score pala natin is 1, 0, 2. Tapos ano pa, no? Yung 316 na nga yan, mas mahaba pa yung lakas ng Pinas na kante. Kasi saktong 3 minutes 47 seconds yung lakas ng Pinas. Haratang ano ah, haratang nire-replay sa bahay ah. Laging MVP. Yung lagi niya naririnig, guys. Lakas ng Pinas. Parang yung IGN lang. Ay, nako! Ay, nako! Yung dance challenge ko para sa All-Star, pinapa-play nung iso. Ay, nako. Ilayo mo yan sa akin. Hindi, wag. Taas mo lang, taas mo lang. Taas mo lang. Pakita mo lang. Pakita mo lang. Pero, syempre, may dance challenge po tayo sa All-Star. Kung gusto nyo mag-participate, punta lang kayo sa TikTok channel ng Mobile Legends para makita kung paano nga ba makakasali. At may mga mapapanalunan kayong mga premyo nyo. Sa ngayon, kakausapin natin muli ang ating mga manlalaro sa labang ito. Edward, ikaw na muna muli. Yung inaabangan kong team ngayon na makaharap this season 13, ano, yung Brent. Gusto kong makita yung, ano, after championship nila kung paano nila tinake yun. Like, kampante na ba sila or... Pero hindi ko naman ito tinitake as negative. Kumbaga, gusto ko lang ulit silang, ano, makaharap kung nagbago ba yung playstyle nila or mas gumaan ba yung loob nila kasi world champion sila ng, ano, parang back-to-back, lalo na si Flap. Inaabangan pala talaga ni Edward ang laban na to, no? And with Agent Zero, no, Legend Zero, already experiencing so much in the league. Panigurado, sanay na siya sa ganitong klaseng uphill na battle. Oh, kumbaga sa ano ay subok na ng panahon dahil yung mga gantong moments parang okay, lesson learned, paano tayo babawi next time. Yun yung storya din ng AP Brand bago sila nakarating from sabihin na nating re-rostering up to this current roster kung saan naging champion sila. So lahat naman ng mga teams ay talagang pinagdadaanan yung ganong struggle. Yeah, and ano no, sobrang sobrang lupit ng storyline ni Edward. Parang in from an analytical perspective, sinasabi natin na si Edward yung pillar. Ngayon, literal, siya yung OG member. Yep. Kasama si Oheb, OG members, the pillar ng UBE strategy. Talagang over time nag-reinvent, nag-recode lang yung Blacklist International. And over the course of time, laging kina-challenge, laging tinetest yung kanilang gameplay. And it's interesting din to learn from him na titignan niya rin yung playstyle ng kanilang mga laban, playstyle nila kung nagbago na. And nandun yung tiwala, tulad sa video na napanood natin kanina, nandun yung tiwala sa kanyang mga teammates, kay Haji. And I think this is why Blacklist has been really, really able to like, be at the top kasi nandun yung chemistry, nandun yung ideology, and hindi nawawala yung tiwala sa isa't isa. At kasabayan ng tiwalang binigay na Edward sa kanyang mga kakampi ay nagbabalik na rin tayo sa ating laro. Still 3 minutes in, AP Brand na naman ang may hawak ng lead in this early game. Nabanggit nyo na rin naman kanina na potent early game lineup ang AP Brand. Oo, laki din ang tiwala nila actually dito kay Ogwen and even a few. Kaya if ever na may dederecho talaga nakapasok lang din or naka-ready ang mga players dito ng AP Brand. By the way, 1.6k gold lead. Yeah, ang laki ng gap actually sa gold lane. Ang laki ng ano. Ooh. Sobrang crucial nung death
ng Ixia laban sa Brody. And si Brody kasi kapag mapatay ka lang niya isang beses sa isang lane, nag-o-overtake yun eh. Parang, okay guys, nakuha ko ni Heptesis ko. Bawal lang mag-stay yung gold laner na mag-isa. Kasi kapag nag-stay mag-isa yan, ayan, kakampin lang ng AP Brent itong gold lane ng Blacklist. Mukhang papasukin na nga siya dito. Napigilan lang ng bahagya nila Kim Poy. Pero mukhang si Kyle TZ ngayon ay sinabi niya, sige, pinigilan mo, ikaw na lang. Pero Matilda nga pala yan. Muna, ginamit lang para maka-out din. Tsaka if ever na bibigyan siya ay talagang hindi siya makuha dito ng mga players ng AP Brent. They're playing a little safe here for AP Brent, no? Hindi sila masyadong naglalagay ng pressure on the side of Blacklist International. Kasi may punish capability rin naman, lalo at pwedeng copyin all the time ni Yue yung Netherrealm. And of course, hanggat hindi nakita yung Guinevere, there's always a threat of the jump into the Violet Requiem combo. So, talagang hinihintay lang din ng AP Brent yung kanilang mga timings, which is gonna come with this turtle spawn. Kasi opportunity to for Supermarket actually to double lane. Oh, parang yung timing yata dito, yung pag-timing na kumukuha si Sensui dito ng kanyang purple buff. Ginamit na dito ang Circling Eagle. Pero pagpasok doon, and look at Kyle TZ, ginamit pa yung Energy Eruption. Ooh! At sa may bandang ibaba, a solo kill para kay Oheb, ha? Ang Boy, napatay ka na Precious Wrath. Oh my God, AP Brent with two plays across the map at may turtle pa. Blacklist International is crumbling. 5 minutes in. Nakasabi lang natin kanina, bawal iwan mag-isa yung Ixia na against the Brody. Ngayon, iniwan mag-isa ng Blacklist. Pinatay ni Super Marco. And interesting doon, ang malupit doon, no flickers committed. Nagka-commit lang ng dalawang ultimate. Oo nga, no. So talagang nagkatayuan sila doon sa kanina. Paramihan na lang ng balang pwede ibigay. And look at Super Marco to. Oh. Grabe naman, the place. Oh. Buti nakatakas doon si Kim Poy, pero saktong-sakto. Sana yung torn apart memory ni Super Marco. And exciting, no, itong Brody na to, ang recipient din ng kanilang M5 skin. Pero Yue ay mukhang lalapit ng bahagya. Still, a very good gold lead for the side of AP Brent. 4,000 na at mukhang itutuloy pa nila dito sa may bandang itaas. Interesting tong build ni Kyle TZ. Molten Essence into Oracle Rush. Do take note, yung Oracle ngayon may physical defense na rin. Oo. So, ang kinagandaan dito, meron siyang HP, meron siyang CDR, meron siyang amplification ng kanyang heals na nakukuha from multiple sources, by the way. And also yung healing effect mula sa support emblem. Ito yung Fredrin na galit na galit. Tsaka yung Fredrin na immortal din. Immortal talaga. Kumbaga kung ang sinasabi nila, pag lagi ka daw stress, lagi ka daw galit, mas mabilis ang buhay mo. Pero tingnan natin, ayan, nakita na natin, napakakunat nga talaga ni Kyle TZ. At mukhang mababaliktad pa dito ng AP Brent. Merong energy eruption and Edward ginamit na dito penalty zone. Pero grabe, parang kulang pa sa damage dito mga players ng Blacklist. Yung heal na nakita natin na, by the way, first kill lang ng Florin. Hindi pa yun yung ulti. And the thing about this is, nag-flask rush din ang side ng AP Brent. Kaya naman alam nila na paano laruin ang utility na to. Ewan ko na lang, I mean, hindi pa nga sikat si Florin, ginagamit na nila eh. Kaya nga eh, naalala ko. Hindi pa part na meta. Oo, nung season 11. Controversial pa nga yun. Controversial Florin pick to. Sabi, why would you pick Florin? Lagi nakapost yan sa mga groups. High favorite laging, kaya. Laging tinatag yung page ni Coach Daki. Oh, sino ang top 5 nyo sa mga Florin users dito sa ating liga ngayon? At yung grupo natin ngayon sa yung community natin, no, napaka-solid talaga. Okay. Pero solid din na hindi tinuloy ni Kim Poy yun kasi parang suicide data. Oo, medyo mahirap yun eh. Oo, pwede rin siyang matalian dito ni Yopyu if ever. At hindi yata makakapag-contest dito ang Blacklist International. Kaya isang mabilis na pagong para sa side ng AP Brent. Ito yung sinasabi natin kanina, at least somebody has to break this pattern. Kasi constantly binibigay ng Blacklist International yung third time. Oh, Sensui? Dalawa'y matatalunan, but not enough damage. Napakakunat ng AP Brent ngayon. Meron pang heal na pwede ibigay si Owen if ever. Nangati yung likod ni Fredrin, man. Min, hindi ko nga nakita yung Graybar eh. Hindi niya rin napansin eh. Grabe. Sabi niya, ano yun, may ano sa likod ko? This is looking bad for Blacklist International and for AP Brent. Habang walang makakapatay sa kanilang main tank at pati na rin jungler, ano pa ba mga pwede nilang ipuwersa dito? I mean, for Blacklist International, they don't really have to force anything. Kailangan nilang maghintay. Basically, tiis pogi technique ang Blacklist dito kasi they are waiting for the Ixia to come online. But again, ito yung sinasabi natin kanina, napakalakas ng early to mid game ng AP Brent. Especially if Blacklist is not doing
doing anything para at least makakuha sila ng trade. Kasi every time na binibigyan nila yung objective, every time na kinukonceed nila yung mga kinukuha ng AP Brent, yes, you are being safe, walang nawawala sa'yo, but also tuloy-tuloy lang yung ginagawa ng AP Brent. Alam mo, makikita mo na effective yung early to mid game pag pares na level yung jungler at saka yung gold lane. So yung conversion nila napakaganda. Pero makikita natin, pwedeng lang nawala ulit full barrage from Ohe. Baka ito na yata inatay na nila. Ginamit na yung Circling Eagle. Pero more on vision lang para dito kay Kimpoy. Oh, and that is a crucial pick-off. If you're Blacklist International, finally, they get a kahit konting breathing room in this game. But still, it is a 7K gold lead. Advisable ba na mag-contest sa pinakaunang door? I mean, at some point, they have to. But in terms of safety, para lang makasigurado ka na aakabot ka sa second lord, I think Blacklist International, again, they have to concede this. Look for a trade. Maybe the opposite side of the map, kunin nila itong Golden Tower. But AP Bren, again, they understand yung Lord Dance checklist ng Blacklist International always start at the opposite side of the map. And I remember, no, ito si Oheb na gumamit ng isang ink siya ngayon. Dati parang isa to sa mga favorite pick niya. Naka-maniac pa nga ata siya during that time. But look at this, Kimpoy going in on Ogwin. Okay, may pag-atras para doon sa side of Blacklist International. At nagamit na nga ang flicker dito na Matilda. Meron pag-heal against Edward. Depende, so ginamit para makatakas. Flicker nagamit na rin. Pati yung IMU na Nether Realm. Mapasok dito si Setsui para not enough damage para sa side of Blacklist International. At dederecho ngayon ay AP Brent sa Lord. By the way, walang ginamit na... Well, nagamit yung tatlong ultimate ng chorus ng AP Brent. Pero importanteng, yung pinaka-importanting spell, yung dalawang ultimate ng supports, andyan pa rin. So there's no real contention chance for Blacklist International for this Lord. Again, kailangan nilang mag-tiis pogi. Just like that, the Lord is secured by AP Brent. At de-depensa na naman muli ang Blacklist International. Plating time na si Owen. Only heal. Ito yung fighting healers. Ito yung tipo na kahit ilang beses pang bawasan ay mukhang babalik at babalik din lang. Blacklist International, they're still looking for that chance. Habang tumatagal ang larong ito, lumalaki din ang gold lead. Pick off man, sino ba ang pinaka magandang pwedeng bigyan? Because right now, if I'm being candid here, parang kahit sinong piliin mo sa lima, ang hirap talagang bigyan. Again, yung problema mo, yung Netherrealm, tapos... kumbaga, yung Blacklist International dati, pinauso yung mobile medic na si Estes. Ito, global medic. Nagwo-work from home to. Oo. Kahit nasan ka, kaya kanyang paggalingin. Yung ospital niya, men, asynchronous. online consultation. Online consultation. Kailangan ko na po ba ng tulong niyo? Parang ganun nga yung nangyayari. Job, kaya nga eh. Parang call my hotline anytime. The modern Estes na ata itong Florin. Tapos bukod pa dyan, nababuff up pa nga ang isa sa mga miyembro nila. Big push here on the bot lane. Pero mukhang puputok naman ang bagya. Still, the Lord is surviving. Ang sakit ang damage, by the way, dito ni Yopyu sa kanyang mga Ghost Bursters. At kinamit na nga dito ni Kimpoy. Oh! Sakto torn apart memory against Kimpoy during that moment. Mukhang masisira na nga yung Tori dito sa may bandang gitna. At dediretso in pa dito sa may bandang ibaba. Dalawang Tori makukuha na AP Brent. Tila nag-bird hunting ang AP Brent doon. Lumilipad pa lang Edward. Ay binigyan na si Edward ay napalagitnaan ng tatlo. Nagamit na dito yung IMU. Full barrage. Kagamit na rin yung OHEP. Not enough damage yata para sa kanila. Meron Kyle! Nagkagamit niya yung Kyle TC with a Bracer Strat. Kaya alis ngayon ng mga players ng Blacklist. Walang minion wave for AP Brent. Pero meron dadaan sa may gitna, taas at ibaba. Yun ang literal na binatukan nin. Naglakad sa likod tapos sabi niya, bonk! Alam mo yung lakad pa ni Cartesi, literal nilakad niya parang, boss, padaan dito sa full barrage mo. Parang lakad varsity. Lakad matatag eh. Lakad matatag. At ngayon dito sa baba, si Cartesi ay humaharap na naman sa dalawa. Oh. At si Kimpoy mabibigyan na naman Global ata. Medic. Mukhang hindi na yata makakatakas ito na yung work from home. Circling Eagle ginamit na, pero yun, nakaliko. Papaalis dito si Kimpoy, pero wala silang ultimate ngayon. At grabe yung pressure na ibinibigay ng AP Brent. Onyx Tiger pa. Yun nilalabas dito ni Kyle TZ. Pero again, kita natin yung problema dito ng Blacklist International. Kulang talaga sila ng damage laban dito kay Kyle TZ, the Immortal Brethren. Kanina binanggit natin ito during the drafting stage. It is now materializing for AP Brent. Although sumasakit na rin si Ohe ba? Men, hindi na ata makakalabas ng base ang Blacklist ngayon at kailangan na lamang nila mag-abang.
Pero good for them ay dahil yung full barrage ay working din naman sa mga minions. Kumbaga, yeah, pwede nila gamitin bilang wave clear. Uh-huh. But things are... This is by far one of the largest gold feeds na nakita natin so far. 11K. Ito yung tipo na hihintay na lang nilang sumama yung gold sa kanila. Yesterday, nakita natin from RSG yung 15K gold lead. Now, I think this is the biggest blacklist has ever seen against them. That's true. Na sobrang laki nung disparity nung gold. And now, Blacklist International, they are getting the items, however. Na lalabas na yung si Halbert mula kay Ixia. But then again, you have to take note, kapag ginamit ni Florin yung kanyang ultimate, hindi nagmamatter yung mga anti-heal. And with this, mukhang aantay na nga lang nila ang Lord sa gitna. 5v5, milagrong depensa ang hinahanap ng Blacklist International at nagmamarcha na nga ang Lord sa gitna. Okay, pumasok okay, din boy. Sila ni Chewie, pero sige Boy makukuha yung kill. At makapapasok mga dito, IMU Netherrealm ay ginamit na ni Yue, full barrage. And ang may damage sila mukhang hindi. Dahil itong original na Netherrealm habang mawala dito na Boy ang base ng Blacklist International as AP Bren ang magwawagi para dito sa ating serye. In another clean sweep para sa ating pangalawang serye. Two dominant victories para sa AP Bren. Sobrang linis na team fight kahit doon sa Maya Lord. Talagang kinapitan din is yung kanyang Netherrealm nung moment na yun. Parang kaya nilang diretsuhin. Parang nagising yung AP Bren. Fresh from FM5 victory. Parang day one ulit. Nakita nila yung winning ways, yung championship form, and yung disiplina while being aggressive, nandoon yung balance, and kakaiba din yung macro gameplay nitong squad na to. Look at this, still a show of sportsmanship for Blacklist International. The struggle continues. Kung ano nga ba ang mga kailangan nilang gawing adjustments as they move forward in this regular season. Last day na po ng week 4. Tapos na dapat ang adjustment period. Nandun pa rin naman sila sa mga medyo na safe spot. Pero syempre, ayaw mong manatili doon. Palakpakan pa rin natin ang Blacklist International for showing us what they got in this second series of the day. Hopefully, makuha na talaga nila yung kanilang gustong pattern at Blacklist. It's been a while na nakita natin na mahirapan o ma-down ng ganito. And hopefully, as we said, Chantel, they recover as week 5 enters. Nandiyan naman ang suporta ng mga agents habang hinahanap pa rin nila ang kanilang winning group. Sa ngayon, kakausapin na natin ang nanalo sa seryeng ito, AP Bren, kasama ang ating mga host na si Mara Aquino at si Hans Galeria. Nakakasilaw sa galing. Ang galing nyo. Congratulations, everybody. Job well done. Flop TZ, I'd like to give the microphone to you first. I'm sure na gaya nga na nabanggit mo, meron kayong second half resolution from a while ago. And kitang-kita yan ng lahat ng inyong mga fans after a stellar victory for today. Talk to us, paano ba kayo nag-regroup after your loss against Onyx just a few days ago? Diniscuss lang po namin yung mga mali namin about sa draft. Tapos, binalik lang namin yung dating form namin. Yung winning form namin nung GOTF tas nung M5, binalik lang namin. Yeah, it's ayan. Not just the form, it's the winning form as emphasized by Flop. At maganda rin yung form ni Super Marco. Ang lupit mo talaga. First, it's unang laro nyo para sa second half of the season. Unang maniac dito sa ating second half. Oh, hindi ka naman natanong kanina, ano ba ang resolution mo ngayong second half ng ating regular season? Ang resolution ko lang sa second half is mag-invento kami ng mga bagong meta. Mag-invento ng bagong meta. That's a nice resolution. O, ano mo sabi sa maniac mo kanina? Ang masasabi ko lang doon, na-chambala ako. Akala ko sabihin niya, masaya. good job. Also, I'd like to ask, kasi kanina, while everybody was doing their fist bumps and all that, si Coach Ducky, may inabot kay Coach Bonchan from a while ago. Curious lang kami, kung ano ba yung inabot mo sa kanya before you guys did the fist bump and went on your separate paths?
Kay Kyle na burger. Okay? Kinuha ko yung burger ni Kyle, binigay ko kay Bon. Kinuha daw yung burger ni Kyle. So yung merienda ni Kyle, binigay niya kay Coach Bon. Ah, okay, that's all it was. Nag-hating kapatid. Nag-share sila. Pero Coach, binalik niyo yung Florin. Bakit nga mapasok ang Florin ngayon sa Mata? Wala, nakita lang namin kay Miles. Shoutout sa'yo, Miles. Ang galing mo mag-Florin. Grabe naman, pati si Miles na-influence ang AP brand. They got it from Miles. All right, I'd love to see it getting players, and at the same time, our best player para sa game number 2 is none other than Few. Congratulations! Idol! This time around, ikaw na naman muli. Few, how has it been na ngayon? You finally got it back, and of course, you can also send a message to all of your supporters para sa AP brand. Ayun, masaya na ano, nakapag-MVP na ako yun. Pero talaga ay Super Marco yun. Yota MVP. Ayun, sobrang laking pasasalamat namin sa mga supporter, pati na rin sa mga agents na pumunta dito at nanood. Ayun. Siya ang ating MVP ngayon, pero alam ko kung sino ang MVP sa buhay niya. Yeah, I'm si sure IC. Of it. I am sure of it. And I feel like also, Coach Ducky wanted to say something just to show his appreciation to the extra people who have been supporting them. I just want to call on stage real quick the team from Tokyo, Japan. TLS. Tokyo, Japan. Come here. Come here, guys. Come on up. Come here, guys. I believe they're one of the reasons. Come on, everybody. Give them a warm round of applause. Come on now. The success ng AP brand right now, helping the team be in physical form, increasing their mental concentration. I just want to thank the team from Total Life Support. they came all the way from Japan just to provide the much needed boost in terms of like muscle therapy and all the other things that they've done to us. We even tried acupuncture. How did that help with the team? Yesterday, kasi talo kami, diba? They actually went to our boot camp and just provided the much needed boost niya. And I think it's a very big help in terms of like having that, you know, release of stress for my boys. We're so glad that they're here. Thank you so much. Once again, welcome to the Philippines and congratulations to AP Brand. You may now take your bow. Mahal ko kayo. Mahal ka din namin. Please keep coming back to the Philippines. AP Brand, you may now take your bow and take your walk of victory. Alam mo, nakakatulong talaga yung exercise, yung stretch, and yung acupuncture. Naka-relieve ng stress. Yun tuloy na suit nila ang kanilang kalaban. You know, I love the gesture coming in from, you know, the Bees and their players. They really give appreciation and show it, especially to the people who have been helping them to get their winning groove back and have them join the winning walk papunta sa likod. And you know what else I appreciate and what I want to join us? The casters. Yep. Let's go to the analysis. Casters, paso. Maraming salamat, Mara and Hans, and welcome to the Philippines para sa mga guests ng AP Brand. Napakasayang makita na yung community nila ay nagta-thrive at inaalagaan ang ating mga manlalaro. Ibang klase talaga ang nagagawa ng player care. Sino nga ba ang ating MVP para sa game number 2? Well, ang MVP natin, walang iba kundi ang El Capitan ng AP Brand, leading the charge here and of course, the shot calling for the entire squad. Sabi nga nila, yoko yata or job well done para dito sa AP Brand waking up from their slump, recent loss kahapon. Now, back to their winning ways. Again, similar to game number 1, nandoon yung ideology. Na gawin lang nating immortal yung frontline natin. Gawin nating immortal si Fredrin basically. Ay, tapos na yung paghihirap natin ng early game. And dahil nga wala masyadong makitang answers ang Blacklist International laban sa AP Brand, tuloy-tuloy lang yung aggressive plays na ginagawa dito ng kanilang team. And actually, napahamak dito si Ogwin kasi walang minions tapos siya lang yung naiwan sa loob. Parang sabi ng AP Brand, wala na eh, patayin na eh. Ano pa magagawa natin, di ba? Alam nga naman mag-send tayo ng space dyan, wala namang minion waves. And doon mo makikita na sobrang objective-based
ng laro ng AP Brand. Pag walang sense sa kanila, wala talaga silang pake. Kumbaga, ang trabaho lang ng AP Brand dito is kunin yung mga towers, ipanalo yung mga teamfights, and tapusin yung game. Similar sa ideology na ginagawa ni Funo for the longest time na parang gusto lang naman niya matapos yung laro at makauwi ng may daladalang panalo. Now, looking at the emblems, very similar pa rin naman yung nakikita natin dito. I will constantly highlight this, yung support emblem with the Fredrin, and of course, pati na rin kay Ogwen, yung additional healing effect niya sa sarili niya, and of course, yung movement speed. It allows AP Brand to fight constantly in the team fights, and yung pag-build, yung rush ni Kyle TZ with the Oracle, amplifying yung healing effects na nakukuha niya on top of the healing effect na meron yung support emblem. Kaya naman parang ang pakiramdam dito ay napaka-immortal nung Fredrin, hindi dahil sa sobrang kunit niya, pero dahil sa sobrang daming sustain na lumalabas dito mula sa Florin. Dito natin makikita yan sa total heal. Imagine nyo, 14 minutes lang yung game, 174,000 yung hinil ni ng AP Brand dito. Out of the, actually, 129,000 damage dealt by Blacklist International. Kaya naman, isa lang yung nakuha dito. Isa lang yung na-convert ng Blacklist na kill against AP Brand. And imagine, all throughout this series, isa lang din talaga yung nakuwang kill ng Blacklist International. And this speaks of the macro discipline and yung controlled aggression na sinasabi nila Flap Easy and